So welcome nga guys para sa ating mga balitang NBA ngayong umagang ito. Ngayon, pag-uusapan nga natin tungkol muli sa Los Angeles Lakers dahil ngayon, meron nga tayong solid na balita na nakuha ngayong araw na ito na nanggaling nga sa isa sa mga trusted source natin pagdating sa NBA News. Ayan nga ay si Shams Charania. At ayon nga sa kanyang report, ito daw Los Angeles Lakers at Sacramento Kings ay nag-usap na patungkol nga sa trade. Dito nga sa Sacramento Kings shooter na si Buddy Hield, at sabi nga ay involved nga rin si Kyle Kuzma. At baka nga ang maging senaryo sa trade na ito ay mag-swap itong Los Angeles Lakers at Sacramento Kings ng kanilang player, Kyle Kuzma for Buddy Hield. Nung simula pa nga lang talaga ng off-season ay nag-umpisa na yung rumor na yan at ito napagtibay pa nga matapos na i-report ito ng isang mga well-trusted source natin sa NBA News. So hindi nga lang ito good news para dito kay Buddy Hield at Kyle Kuzma dahil itong si Buddy ay mapupunta nga sa Los Angeles Lakers which is contender dahil sa Sacramento Kings ay nga sila at wala pa rin playoff appearance. Ito naman si Kyle Kuzma ay matutuwa rin dyan panigurado dahil magiging top option na nga siya na Sacramento Kings pagdating nga sa scoring. Dahil sa Lakers, si LeBron James at Anthony Davis nga ang pumapasan sa scoring at itong si Kyle Kuzma pinapagawa lang sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Pero dito nga sa Sacramento Kings ay parang magkakaroon ng kalayaan itong si Kyle Kuzma para gawin yung mga ginagawa niya dati nung first and second year niya nga sa NBA. At ang coach nga ng Sacramento Kings ay si Luke Walton kung saan coach yun ni Kyle Kuzma nung first and second year niya nga noon sa Lakers. At hindi nga lang yan good news dito sa dalawang player na ito, ganun na nga rin sa Los Angeles Lakers sa kadahilanan na itong si Buddy Hield ay baka mas solusyonan ng kanilang problema pagdating sa 3-point shooting. Dahil ito nga si Buddy Hield ay isa sa mga magagaling na 3-point shooter ngayon sa NBA. Last season nga ay nag-average siya ng 39% which is mataas nga sa average ng NBA at sa kanyang buong karir ay nag-average nga siya ngayon ng 40% kung saan isa nga ito sa mga pinakamataas sa buong NBA history sa buong history ng NBA pang number 30 nga siya all time. So dito pa nga lang sa mga statistics na to, alam mo na na shooter ang makukuha mo at panigurado nga na matutuwa ang Lakers kung sakaling matuloy itong diskusyon nila na matrade itong si Kyle Kuzma para nga kay Buddy Hield. At para sa ating next balita, tungkol nga ito kay Bradley Beal dahil pinag-iisipan niya na nga ang kanyang magiging future dito sa NBA. Pinag-iisipan niya kung gusto niya bang magstay dito sa Washington Wizards or gusto niya ngang pumunta sa ibang team. At dahil na nga rin siguro yan na hindi nga siguro natutugunan ng Washington Wizards na itong si Bradley Beal ay bigyan nga ng mga solid na kakampi at solid na mga role players para nga maging contender dito sa Eastern Conference. At ang resulta nga yan, itong si Bradley Beal, pinag-iisipan ba kung mag-i-stay ba siya dito sa Wizards or maghahanap nga siya ng ibang team para nga makapag-compete naman sa NBA sa mataas na level which is yung playoffs at possibly sa championship. At nang lumabas nga yung balita na yan, naglabasa na rin ng mga teams na interesado nga sa pagkuha dito kay Bradley Beal. Isa dyan, ang Golden State Warriors na maraming ang asset pang trade dito kay Bradley Beal. At sumunod naman ay ang Boston Celtics na nabalita nga na gusto nga daw ni Bradley Beal mapunta doon para nga maging kakampi nga ang kanyang kaibigan na si Jason Tatum. So yun nga guys ang ating mabilisang balitang NBA ngayong umagang ito. Kung nagustuhan niyo yung video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe yung nadal everyday. Meron tayong mga NBA updates at kung gusto niyo pang ma-update about sa ibang balita ngayon, i-click nyo lang ang ating video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!